Mga financial assistance ng DSWD na pwede para sa iyo. So meron tayo ditong anim na pwedeng makatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Isa-isahin natin yan at ipapaliwanag ko sa inyo. Pero sa ngayon, summary lang ang ibibigay ko sa inyo. Ano yung mga importante at mga dapat nyong malaman. Okay, number one, social pension para sa mga mahihirap na mga senior citizen. Okay, so meron silang allowance na tagli-500 piso kada buwan. So sino ang mga kwalipikado para dito sa assistance na ito? So unang-una yung mga walang permanenteng pagkukunan o kabuhayan na o suporta mula sa kanilang mga pamilya o kamag-anak. So paano mag-apply? Kailangan magkaroon muna ng senior ID. Pwedeng pumunta sa OSCA, sa kanilang main office, so Office of the Senior Citizens Affairs. Number two, para naman sa mga solo parent. Okay, so ano-ano ang mga kwalifikasyon ng solo parent? Pwedeng byuda o byudo, pwedeng lalaki yan ha, lalaki o babae para sa solo parent. So hiwalay sa asawa, o kaya annulled ang kasal, o kaya magkahiwalay na o inabandon na. Individual na tumatayo bilang magulang. So, pwede yung guardian. Hindi lang direktang parent. No? Pwede rin ang guardian dito. Okay? So, kahit sino mang miyembro, pwedeng lola, pwedeng lolo, as long as nasa kanya yung bata. Okay? So, biktima ng pagkagahasa, asawang mga nakakulong o nahatulang mabilanggo. O kaya ay merong mental incapacitated. Okay? Ano naman ang mga kinakailangan dokumento para dito sa solo parent? Okay, so kailangan ng barangay certification, mga documentary declaration, so kawalang bisa ng kasal, kung sakaling kasal. So, senomar, kailangan din niya kung sakali hindi kayo kasal. O kaya birth certificate ng anak. Okay, so next. Number three is tulong medical para sa mga nangangailangan naman o nagigipit na individual. Okay? So, ano mga pwedeng mabigyan ng tulong? So, marang mga maralita o salat sa buhay, kabilang mga sektor na naghihirap, kasalukuyang may agarang pangangailangan o kaya yung mga urgent, no, emergency. Okay? So, mga kinakailangan dokumento para dito, kailangan ng clinical abstract o medical certificate, listahan ng mga binayaran o bayarin, at ang barangay certificate of residency na kayo ay isang mahirap. So, katunayan na kayo ay isang mahirap. Okay, number four, tulong pampaaral. Okay, para sa mga nagigipit din na individual, mga kinakailangan dokumento naman dito ay ang enrollment assessment form o certificate of enrollment or registration. So, kung naka-enroll na, kailangan na school ID at kahit anong dokumento na siya ay naka-enroll na. Meron mga enrollment slip o enrollment paper, barangay certificate at residency. Number five, tulong naman para sa pamasahe. So, ito yung mga halimbawa na-scam na kunyari i-re-recruit ng mga recruiter na magkatrabaho sa Manila, galing probinsya, and then pagdating dito, hindi pala totoo. Okay, so pwede silang lumapit sa DSWD. Okay? So ano naman ang mga kinakailangan dokumento nila? So pwede silang kumuha ng barangay certificate o residency kung nasaan sila sa current location. Kahit anong valid ID ng kliyente po pwede. O kaya ay ang police blotter na sila ay nabiktima ng illegal recruitment or anything na may kasamang panlolok. Okay? So, number six, ang tulong naman, pampaliping. Okay? Para sa mga namataya na miyembro ng pamilya. So, ganun pa rin ang mga kwalifikasyon. At ang mga kailangan dokumento ay ang kontrata ng pagpapalibing o funeral contract. So, isa pa, rehistradong certificate ng pagkamatay or death certificate. Okay? Number three, barangay certificate naman na patunay na kahirapan dahil humingi tayo ng
assistance sa DSWD. Okay? So, next is ang tulong medical. So, medical assistance naman to, no? Ang mga pwedeng makinabang dito, as usual, mga maralita o mahirap, talagang mahirap sa hirap sa buhay. Okay? So, ano naman ang mga kinakailangan dokumento? Clinical abstract or medical certificate, okay, na nilagdaan ng doktor. Okay? At meron siyang 3 months na grace period. So, in-honor pa siya hanggang 3 buwan. So, talaan ng bayarin sa ospital o yung resibo o yung mga expenses, no? And then, barangay certificate na kayo ay talagang indigent, saka isang valid ID. Okay? So, sa DSWD, bawal ang red tape. Kaya asahan nyo, walang mahabang pila, walang cut-off, walang noon break, walang fixer. Sa proseso ng citizen, walang charter. At pwede kayong mag-email sa DSWD gamit ang email na ito, complaints@arta.gov.ph. ARTA means Anti-Red Tape Authority. Okay, so kung may tanong man kayo, comment nyo lang sa baba at sasagutin natin yan isa-isa. So for now, hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat sa panonood and God bless.